Alright mga Kadaver Cats, magandang hapon. Nagbabalik na naman po si ER Reaction Vlog para sa isa na ma-update patungkol sa mga latest garap ng TVG and the Kadaver Cats. Ngayong hapon, ang itatopic natin for today, just count muna po tayo for YouTube channel ng TVG and the Kadaver Cats and sa Facebook din. For YouTube channel ng TVG is naka 70k views po tayo as of Sugod Bahay. At pagdating naman po sa TV5 is 27k. Sa YouTube pa lang po is naka-total na po tayo ng 97,000 views as of 1 PM. Pagdating naman po sa Facebook channel po ng TVJ, 5.5 at sa TV5, 5.6 with a total of 11.1. So, total po nun is 108,000 views as of 1 PM. Both Facebook and YouTube channel ng TVJ at ng TV5. Congratulations mga Kadaver Cats. Especially guys, isa pa sa mga ikinaputok po ng galit ni Tito Sen dahil nakita natin yung post po niya sa kanyang Twitter account. Kasi meron po sa Olympics, may lumaban kasi na isang transgender sa women's sports. So, kumbaga guys, dapat hindi hinahaluan po ng transgender. Kahit na although babae na po yun, pero yung fast po niya, yung pagiging strong niya as a man, nandun pa rin po yun eh. Kumbaga guys, nabasag kasi yung ilong po nung isa sa mga kalaban po niya. At narito po yung post ni Tito Sen, nakadalawang post po siya, na dapat hindi nga talaga sinasali ang transgender sa sports ng real women. Kasi talagang yung pagka-strong po nung transgender na yon, lalaki pa rin yung kahit anong gawin po natin. Kahit na magpalit po siya ng kasarian, eh talagang lalaki pa rin po yung lakas po nun. Kaya masabi natin, sana hindi na maulit. Kasi talagang nakakaawa po yung makakalaban po ng real woman dito po sa nakalaban po niya. At talagang masabi natin guys, marami po ang nag-react sa Twitter po. At masabi natin isa na po doon ang Kadaver Cats natin, si Tito Sen. Especially guys, kanina, itong si Kadaver Cats Queen Sam, Singi Queen Sam, eh talagang nagmamadali po siya na pumasok sa loob po ng studio. Naghihikahos po siya sa pagtakbo dahil hindi niya akalaing malilate na po siya. It almost 2 minutes na lang. Ang call time kasi is 8 AM. So 2 minutes na lang. Kaya nagtatakbo na siya para po talagang hindi siya malate. So hingal na hingal po siya that sa video po na yan na pinapakita natin. Isa po yan sa talagang nangyari po sa kanya kanina bago siya pumasok. So na-traffic daw po siya and especially guys, ito yung pagkakataon na makita natin sila. Kapag pala nagmamadali din yung mga Kadaver Cats host, eh ganito din pala po sila. Parang tayo lang na nagtatrabaho sa mga mall kapag malalate na, takbo dito, takbo dyan, lapag ng mga gamit, kung saan na lang malapag, basta makapag time in lang. Yun naman po talaga yung mahalaga para wala po kaltas, di ba? Sa kanila din, meron din po gano'ng time in, time out. Pero ang masabi lang natin guys, as a part of legit Kadaver Cats, natutuwa ako na kanina meron po silang parang rematch. Mga guys, parang trial na magaganap bukas na Olympics o Bulaga Olympics. So, kumaga guys, pinagtry uli sila kanina at tuwang-tuwa ako dun sa mga straw, ang haba. Pinagtry din si Ma'am Alan for the first time and also si Paolo and makikita naman natin na talagang enjoy na enjoy din naman po yung mga Kadaver Cats na gawin po ito and especially si Atasha, maglalaro na po siya bukas para po talagang magampanan niya naman po yung isa sa mga pagiging player po niya kasi galing na daw po siya eh. Umaga okay na po, makakapaglaro na siya, galing na yung tuhod niya and kaya na daw po niya at sabi niya kanina, kaya ko na maglaro and mapapanood na po natin si Atasha Mulak bukas sa Bulaga Olympics. Kaya abangan po natin yan. Kanina sobrang nagkagulo po sa barangay. So, ang dami po talagang sumali dito po sa Sugod Bahay sa barangay. At alam naman natin guys, lahat eh talagang may chance manalo. Lahat ay gusto is makasali po sa palaro ng Bulaga. Diba? Noon hanggang ngayon, ganyan po ang mga Pinoy na kapag meron talagang may mga pa-contest and mga gantong pagbisita po ng Bulaga, talagang lahat po ay invited na sumali.
And sa dami po kanina ng tao, talagang super saya. Sobrang nagkakagulo po sa saya. And nagsasayawan po sila. That nung grand nung opening po mismo ng Itbulaga at nakita po yung mga nasa barangay at nagbunot si Jose and Wally na mga nanalo, eh talagang super saya. Makikita mo at baka sa mukha nila na talagang enjoy na enjoy sila. Kahit na although mainit po ang panahon, sobrang init ngayon, eh talagang makikita natin na talagang all out yung support po nila sa Itbulaga. So good bahay. Good job sa lahat po ng mga sinusugod po nila. At sana mas marami pa silang matulungan po ng mga Dabber Cats. So sa iba pang update, manatili po kayo nakatutok po sa daily updates patungkol sa mga Dabber Cats. And thank you guys sa panonood. And see you for my next update video. Bye guys.